excuse me, this is Jerry calling. You know, I really want to thank you a lot for, you know, trying to help. I heard this morning that everyone over in the Lakers camp thinks they're going to get him. I find that hard to believe that he would want to go to that shit show where he would not even be, wouldn't get his name in the paper, and he wouldn't be the face of the franchise, that's for sure. And he might be the best player on the team, but hope things are well, and we'll, again, I really, really appreciate everything you've done. We will, I'll keep you apprised of what goes on, but I do want to get together with you privately and love to take you to the dinner and even Sam, if he's around, so we can, so I can at least pay my respects to you guys for being so generous and helpful. So noong 2019 nga, nung si Kawhi Leonard ay wala pa sa Los Angeles Clippers at siya ay free agent pa lamang, ay maraming ang rumor na lumalabas bago siya mapunta sa Los Angeles Clippers na marami daw under the table deals para kay Kawhi Leonard. So ano bang ibig sabihin ng under the table deals? Ibig sabihin ay mga illegal na agreement na wala sa kontrata para makuha ang isang player. Sabi nga daw ay si Uncle Dennis na agent ni Kawhi Leonard ang nag-request nito. Ang mga nirequest niya nga daw ay only plane. Ibig sabihin, yung only use ng private plane para kung saan gusto nila pumunta. Tapos mansion, bahay, tapos advertisement, commercial para kay Kawhi Leonard at mga iba pangang deals. So yan nga ay big issue last year nung napunta itong si Kawhi Leonard sa Los Angeles Clippers. Ngayon, a year later, lawsuit na final dito kay Jerry West na kapartner o kasama sa Los Angeles Clippers organization. Ang nag-file nga nito ay may pangalan na Johnny Wilkes. So sabi nga daw sa lawsuit ay itong si Jerry West ay nag-promise doon sa complainant na babayaran daw siya ng $2.5 million kapag tinulungan niya ang Los Angeles Clippers na kunin si Kawhi Leonard para bang kumbinsihin si Kawhi na pumunta sa Clippers. Tapos alam naman natin ang nangyari, napunta nga si Kawhi Leonard doon. Tapos ito namang complainant na pinramis daw ni Jerry West ng $2.5 million ay nagko-complain na hindi nga daw ibinigay ni Jerry West yung pinramis na $2.5 million kapag si Kawhi Leonard ay napunta nga sa Clippers. So yun nga ang pinakalaman ng lawsuit, parang yung summarization nun. So nung nabalita nga yun at naging public sa social media, ay yun nga ang nag-trigger sa NBA na mag-fully conduct ng investigation about sa Kawhi Leonard to the Clippers. Inimbestiga nga nila yon kung totoo ba yung nangyari na yon, yung promise-promise na under the table deals. So kung meron nga na under the table deal na nangyari nang mapunta si Kawhi Leonard dito sa Clippers, o kung may agreement sila na illegal under the NBA rules, ay talagang mapaparusahan ng Los Angeles Clippers. Para bang mapafine sila hindi lang ng pera, kundi mga draft picks. Natatandaan natin ay nagbigay na nga ng madaming draft picks itong Clippers nung kinuha nila si Paul George. So halos limang first round picks yun. At kung mapatunayan pa ngang itong mga allegations sa Los Angeles Clippers ay talagang mawawala na sila ng draft picks. Siguro maapektuhan sila ng mga 6 to 7 years kapag totoo itong mga paratang sa kanila. Pero hindi pa natin sure kung totoo ba to o hindi. Kaya huwag tayong mag-assume na totoo ito agad. So syempre, ang Los Angeles Clippers naman ay nag-release ng statement ayon dito sa lawsuit na finale sa kanila. Ang sabi nga nila ay, "The lawsuit filed by Johnny Wilkes is replete with inaccuracies and the allegations are baseless." So ayan ang sinabi ng Clippers o yung kanilang statement ayon sa lawsuit. At syempre, ito rin si Kawhi Leonard ay natanong nga rin. Panoorin niyo. Regarding the news of today, the NBA opening the investigation into the team, how well do you know Johnny Wilkes, and did he play any role in your recruitment to this team, your decision to join this team in 2019? Not at all. That has nothing to do with me. Nobody can persuade my mind to go somewhere. So, you know, I'm from LA, and, you know, I grew up here my whole life, and out here, you know, people try to, you know, find any way to get some money, so it probably won't be the last. I know a lot of people out here. So marami pa ngang details tungkol sa issue na ito. Itong video nga lang ito ay parang summary kung ano ang nangyayari para lang bang ma-update kayo. At hindi nga ito yung pinaka-detailed na video tungkol dito sa issue na ito at hindi ito yung pinaka-maraming impormasyon. Para bang summarization lang para malinawan kayo kung ano ba ang nangyayari. So kung may makita kayo na iba pang details tungkol sa issue na ito at hindi nyo nakita,
Ayun ang dahilan dahil summary nga lang ito. So yun lamang para sa NBA update ngayong araw at para sa video na ito. So if you like the video, make sure to like the video, and if not subscribe, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!